Hulawski, yun yung mga naiisipan kong hero na pwedeng ponduhan dito ng Team Payaman. Last pick, guys, ano ba sa tingin nyo? Alice ba? Hindi, nakaba ng ano eh. Wala. Pwedeng mag-Harith though. Harith Lunox nga naisip ko eh, for the mage. Pwedeng Lunox para burst. Sabi, nakita ko na to kanina eh. Parang hinover din nila kanina yung Paramis. Although, they're not really sure if they're going to secure it. Pero Lunox! Sabi sa'yo, Lunox eh. Pampunit. Oo. Niniwala ko eh. Sabi ko kasi kay Coach Blapsy. Sabi ko, Coach, bigyan mo ng Lunox. Feeling ko yun yung draft eh. Ginawa nga ni Coach. So, pag natalo Team Payaman, kasalanan ko kasi nakinig sa akin si Coach. Pero yung kasi usual guys eh. Pag nakakita ka ng mga sustain hero, ilan ba ang may shield dito? Chang'o. Esmeralda, 'di ba? Yan dalawang si yan. Barat. Si Barat kapag nagde-detonate, welcome siya. Perfect yung Lunox para pang shred. Panlusaw. Also si Patty, 'di ba? The Kufra. Oo. Let's see kung ano mangyari sa ating game number 2. Sino ba mas napupusuan mo para sa ating game 2? Eh sino mas lamang in terms of lineup? Ako, for me dito, ako papanig ngayon sa Team Payaman kasi they do have that express kasi may Matilda. Plus, we should not forget na flavor of the week ngayon ng Lunox. Ay, oo nga, no? Last week, Ling, ngayon, Lunox. Tingnan natin kung magkakatotoo yung panlasa ng side dito ng Team Payaman or Hulawski will get the 1-1. Item check tayo dito, Beam. Isang mabilisan lang, Rekdi, and look at that. Both of our core heroes won't settle. That is also a good thing for Cycle, no? Para malaman na hindi pa sila pupunta sa buff. Pero yun na nga, little bit delayed. Dahil ito, kinuha na rin yung kanika nilang Hunter's Knife. Pero look at Nikali, Prof. B. Sabi niya, sige, manggugulo lang dito. I want an ejector. Tinan mo na may open arms siya dito. Hiniuli na. Naku po, namali siya ng ejector. And I don't think so. There's a good delay ba na mangyayari? 2 against 2. Nakawan lang dito ng buff. Now, makakatakas lang si Core God. 1, 2, 3. Nakatakbo na siya dito. Ay, nagkalito ala Cyclone. Ay, binato na rin dito. Where's the backup flicker? Out. Eto na, the rest of the gang of Team Payaman. Nirescue nila dito si Nikalay. For God 1, 2, 3, tapos tumawag din ng Bantay Bata 163. Sabi kasi kinakailangan muna nilang mag-back dun sa may bandang Gedli. And look at that, wala muna ang casualty. Prof. B, kita mo yung sagutan and vision mission na ginagawa dito ng Team Payaman. They do have the early momentum with this Zohed, which they failed to do so doon sa ating first series. Pero ito na nga eh. Sabi kasi, si Matilda ay iniintay nilang icing sa ibabaw ng cupcake nila. And look at Aiki mo, muntikan pang tumumba. Pero Nikalay, iniinda lang yung mga bala na napupunta sa kanya. Nako po, hindi mo pwede indahin ang indahin yan dahil later o masasaktan ka at tatagos yung mga bala no, ng mga pula-pulang pantal. Rotation on to the middle lane. Inaabangan ko kung paano magiging aggressive or somehow makapitalize dito ng Hulawski Invictus yung mga rotation na gagawin ni Korgat. Ang problema, yung level ni Korgat dito, Beam, it's already still level 3 habang level 4 na. Tumitake ka pala ng purple, inuunahan na kita sa pagong. Ganun kabilis. The rest of the gang ng Team Payaman. The mindset is there. Sabi, mas marami kasing pera dito. Eh no, tinapo. Ganun binibilisan dito ni John Leonard. Talagang nakuha niya na nga rin uncontestedly yung Turtle, Prof. B. Whereas the vision mission, ang ginagawa naman ni Nikalay. What a beautiful ML nga. Sabi ni Athena, and there goes the Express coming from 2 with a triple U. Oh no! The tag with Shaw is there. Look at that. Mumuntikan pang ang mamatay kanina si 2. Pero ang ganda ng lapatan nila dito. Ejector kinamit kay Patty. Si Patty magro-rolling in the deep lang dyan. Pupunta right under the tower. Samantalang Order of Brilliance naman ang kinamit ni Shaw sa mata Tempest sa Blade sa mukha para doon sa dalawa. Ejector kinamit kay Core God 1, 2, 3, pero magbaback lang siya sa Gedli. Look at that, Prof. B. Grabe naman yun, di ba? Munti ka lang kumunek dito. Ayun na nga yung pag-connect. That unstoppable force will end the life of that Core God 1, 2, 3. Di nakaligtas. The flame shot is there as well as the slow. Mahuhuli naman etong side ng kanilang si Yoke TZ as well as the Core God 1, 2, 3. Kasi si Korgad 1, 2, 3 nagmamambo pala. Ito yung mambo number 5 pala. Hindi naman kasi pang TikTok yung kantahan niya. 1,
1, 2, 3, 4. Hindi, wala abutan. Narinig ko lang doon sa service pag umaatras, yun yung kanta. And look at that. Dahil sa Meet Your Shower, nakinumit na nga dito ni Ike, napaatras niya at napabalikwas si Tu at saka si Sho. And because of that, sabi na, sige, hindi ko pipilitin dyan. Dito ako, Falling Star Moon, kinumit na nga dito ni Yuk TZ para lang mag-backaway. Pero sabi niya, teka lang, babalik ako. Babalik ako kay Torres. Wala. Oo. Oh, alam mo, umalis lang ako para may masabi kayo may nagka-comeback. Ganun ginawa talaga. Ikaw naman eh, masyado ko excited na pag-alis dito. Look at this beam. Magkaka-set up. Ay, at Sabable Force dito. Beam! Bang! Tempest of Blades, kinumit na nga para hindi siya ma-ejector. It's a fake thing, sabi kasi ni Malfogan. Corn God 1, 2, 3. Nakalculate niya na hanggang 5 nga kung gusto mo pa, diba? Ito na si Patty with that jump at pagyakap, pero yung bakal yung nayakap niya masyadong malamig. Oo nga, peng! The turtle! Nakakuha na dito ni John Lillard for the side of Team Payaman. Payaman mindset talaga dito, Bim. Sumesegue lang or sama ng gugulo the rest of the gang ng Team Payaman habang nakukuha o na, nasusulutan sila ng mga objective dito. Yung bantay sa lakay strategy ni Kale going with the ejector, Bim. Eto na! Ejector, ganap na dito. Turtle Eagle naman ang sagot and look at that! Core God 1, 2, 3, mabibilitan muna mag-backaway eh. Pero si Nicole, inaabangan, saan ka ba mag-sistay? Tinan mo yung joint natin pag naglalakad. Oops, dito pala sa kabila. Nag-aano siya, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Oh, buwaga na si joint eh. Hindi naman saan siya pupunta eh. Oh, may cadence. Siyempre, pagkaano, tinatakot niya. Alam mo naman yung mga robot eh. Ikaw pa, makasalubong ka ng robot sa street, hindi ka matatakot. Tulad niyan, may dinosaur, matatakot ka rin. Ayan na, beam, oh. Pero namimili. Namimili si Wajusi. Sino daw yung pwede niyang mukbangin? Kasi yung dila niya, hindi dumidikit. Tatlo eh. Alam mo yung dila mo, nag-split into 3. Eh, may Corgad 1, 2, 3 na nga. Pati ba naman yung dila mo, gusto mo maging 3? Eh, tang nga yun. Ibig sabihin, to lang eh. Wow, with that wordplay, eto na din naman Bim, masiset up, sabi, abulin ko to, one, joy, this coming, nahuli na dito, and, napekto siya ng isang mabilis. Quick items like tayo, Prof B, bakit nga ba nakaka-bad trip na nga yung ginagawa ni Nicolay, 1-0 to yung score niya, ibig sabihin, hindi pa to nakukwentukan ng isang beses? Kasi yung panggugulo niya eh. Diba? Ginagaya niya yung damo. Sabi niya, magdadamo muna ako dito. Magiging damo. So, pagpasok ng mga kalaban, nabibigla sila. Robot pala yun. Akala nila dito, ano, damo. Which is nasesetapan sila. Now, aabante lang ang aabante. Oh, Hulawski, Invictus, minamadali naman ang minamadali. Neto ni ano, no? Ni John Leonard 15 at yahoo.com mapagmahal. Pagtapos ng buff, pili ko siya sa turtle. Same strategy from the last 6 minutes. This is a third turtle na ginagawa lang ng Team Payaman. Zone, solohin mo etong turtle. Sayong-sayo na yan, boy. Ganong ginagawa dito ng Team Payaman. Kumbaga, kung lalamunin mo, lamunin mo ng buo. Ganun yung ginagawa dito ng YSS natin, si John Leonard 15 mapagmahal.com. Ang ginagawa naman dito, nagtipit-tipit na naman si Gale. Look at that Uranus, a little bit too deep. Pero hindi nga makapagsagot pa ang Hulawski Invictus. Ito na nga, hindi daw kinakailangan ni Nicolay ng Express kasi unstoppable force pa lang niya. Hindi na nga mapipigilan, kaya nga naging unstoppable eh. Tipi-tipi, kinokomit na naman dito ni Gale. And look at that wisp. Talagang alam mo eh, ang ganda ng pwestuhan, yung guiding wind dito nito. Matik, magkocommit sila, tingnan mo, proc yung wisp sa ulo nila. Pero when things get sore, they can go out. So as of the moment, Prof. B, we can see Team Payaman, let's have the upper hand. Yung YSS natin, hindi pa nga sumasama eh. Nagma-mountain shocker lang siya, providing enough vision and mission, samantalang nagpa-farmville. Pero ano bang kailangan gawin ng Hulawski Invictus para bumalik nga naman dito sa game? Huwag silang umalis para hindi nila kailangan bumalik. Yun yung nararamdaman kung kailangan gawin dito ng Hulawski Invictus, which is defend the turret dito. Ayan o, standing strong, unstoppable force na naman dito. Boom! Ayan, si Patty Pat! Patty cake! Patty cake! Bake! Ganun yung ginawa eh, minasay! Alam mo naman yung pizza, hinahagis sa ere, tapos papaikit pa iutin mo. And yun na nga, speaking of pag-ikot, si Tu umikot-ikot at nilapirot na naman nga dito si Ike. Si Ike na walang flame shot as of the moment. So hindi niya suot ngayon, Prof B, yung kanyang corona.
Matik yan. Medyo delix ang Hulawski Invictus dito. 1-6 ang ating score. Dinadaan sila ng technicality. Oh, kinain ng dragon. Oo nga, hindi. Dahil yung sabihan din. Together with that, nasa ilalim ng tore. Napirot na nga dito si Kay Luke. That aggression. Pinasok niya na yung ice cream. Sabi niya, hindi na na kailangan antahin pa mabasag ang inhibitor turret. Pero on to another one, si Corgad 123, nag-commit na ng kanyang Tempest of Blades. Kay, tipi-tipi lang. Hindi na nga siya pinapansin ng apat. Kasi alam naman natin, magda-jumping lang yan. Akit bakod gang, makakaalis lang din. Binait lang pala. Imagine kasi, paano siya nakakakyat nang walang paa? Eh, lumulutan niya yung Uranus. Tinignan ko eh. Sabi ko, ay, kasi lumilipad pala siya. So, walang ano, walang sabit. Pag gusto niya mag-over the bakot. Item check tayo dito. Enchanted Talisman. 2 libro. Imagine, no? Nakasulat kasi, naisusulat na sabi ng Team Payaman. Kasi ganito yung prop tsaka bime. Kaya bibili kami ng ano dito, ng Enchanted Talisman. Kasi para mas mabilis yung cooldown namin. Mas mabilis ang cooldown, mas mabilis ang skill, mas mabilis ang push potential. Yan yung technicalities na binabanggit ko kanina pa. While yung sagot naman, 2 libro na naman. Esmeralda, meron siyang libro. Meron din naman libro so, si Chang. So, labanan pala to ng cooldown reduction in terms of their cooldown, which is the defense. Going in ata dito, Miss Beam Corgad 123 running away. Ina nga, tumakbo na nga dito si Corgad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung meteor shower niya, IK, hindi nga napipigilan. Ininda lang nilang lahat. Pero look at the damage, it won't happen. Sabi nga nandito, samantalang si Sho, look at the damage with Yuke TZ. This is Esmeralda, Prof. B. Pero even the Lunok, namumunit. Mountain Shocker, kinumit na rin. Nikalay, nagabang. Unstoppable Force, kinumit. Pero yung Catapult, ang kanyang napul. And the Lord, it's not the Jumping Jolox Lord, but still, it's still an L-O-R-D. At nangangamot, nangangalimot, i-dejector si Yuke TZ. Pero makakapabalik lang din naman siya right under doon sa kanilang ice cream. Tamang disengage muna. Pero Corgad 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. In a bad situation. And look at that, death ang napala dito ng ating core hero on the side of Hulawski Invictus. Meteor shower, iko-commit ni Aiki. Pero a little bit nowhere. Dahil matutuldukan din ang kanyang buhay dito ni Showtime. Talagang totally short time ang nangyayari. Dahil tatlo ang tumumba para sa Hulawski Invictus. Ejector na naman. Ginawa kay Yuki Z. Nag-flicker in pa, pro. Esmeralda, pulling din away. Sabi niya, sige, sa inyo na yung bahala ka kayo dyan. Sabi niya dito, sige, sa inyo na. Pero apat pa ang natitira para sa side dito ng Team Payaman. Corgan 1, 2, 3, nag-tempest of blades na sa kanika nilang mga base. And look at that, Team Payaman with a clear score of 2-0, breaking the win streak of Hulawski Invictus. That's a statement on breaking that. Alam mo,